Welcome back sa aking YouTube channel, and if you're new here, I'm Tina, and welcome sa aking channel. So, today's video is i-share ko sa inyo yung mga makeup na meron ako from Ever Milena. May mga videos na ako na nagawa, na pinakita ko yung haul ko, na bumili ko ng mga Ever Milena makeups. And then, meron din akong full face na Ever Milena. Isipan ko ulit siyang ipakita sa inyo or share. Then, ibibigay ko sa inyo yung mga parang masasabi ko dahil sa more than 1 year na siya sa akin. At yun, i-share ko lang kung ano yung na-observe ko at i-share ko din sa inyo kung ano ba yung top 5 na favorites ko dito sa Ever Milena makeup. So, mag-start ako doon sa foundation. Meron akong dalawang foundation. Ito yung Ever Milena na Pro Flawless Finish Foundation. At yung isa naman is EV Advanced na Shine Free Makeup Foundation. Yan. So, pareha silang 30ml. But, hindi ko na maalala yung price nila. Ang Ever Milena na foundation is very sheer lang or light lang yung coverage. If meron kayong matinding problem sa face, hindi ko siya ma-recommend sa inyo, but if medyo konti lang naman at the same time gusto niyo lang na medyo ma-improve yung face niyo, at ang problem lang din dito minsan is medyo ako normal to dry na medyo sensitive din at the same time. Medyo nag-oil up ako dito sa bandang T-zone ko. Lalabas siya or nagpo-produce siya ng oil. So, next naman is yung concealer. At isa lang yung concealer na meron ako. Ito yung nawala na yung pinaka ano niya dito, yung Ever Milena na concealer. So, hindi ko na siya maipakita. Then, yung shade nito is light. Ay, by the way guys, yung sa foundation, ito is natural. I mean, oriental. Then, this one is, ano nga bang shade nito? Natural. So, okay lang naman sila parehas. And then, ito yung shade nito is light. So, ito naman, okay din to. Hindi siya ganun kabonggang coverage, but kahit papaano is nakakatulong siya na ma-cover niya yung mga pimple marks. Ngayon, ayan, meron ako talagang malaking pimples, as in. And, by the way guys, yung makeup ko pala is lahat ng ginamit ko is Ever Milena. Ayan, and then, yan, medyo yung mga maliliit na kaya naman niya i-cover. Kaya naman niya, and then sa under eye, o, diba? Medyo na cover niya. Yun lang talagang malaki. Ito, kasi nagka-breakout ako last week. Ayan, medyo gumagaling na siya, but still nakaumbok pa rin siya. Anyway, so doon naman tayo sa pangkilay. Ayan ako, dalawang pangkilay. Ito yung ganito yung itsura. Ang shade is natural. At ito naman is yung EB Pro Brow Duo. Na ang shade is, hindi ko na maalala yung shade nito, but ito yon, yan. And then meron na siyang sa kabila, ito naman is powder, yan. So isa is pang outline, then ito yung para pang ano sa pinaka pang fill in talaga mismo. So dito sa dalawa, mas madalas ko tong nagagamit. Medyo hindi ko kasi ka-shade to actually, yan. Makikita nyo naman, medyo obvious na medyo brown yung pangkilay na to. But okay naman din to. Nagamit ko na rin to sa mga previous makeup videos ko. Then okay siya, mabilis siya or madali lang siya. But yun nga lang, medyo napansin ko na parang hindi ko pala siya kakulay or ka-shade. So yun lang yung problem, but okay yung performance nun. So next naman is sa eyeshadow. So, meron ako ditong dalawang eyeshadow, yung pink and brown. So, kung nanonood kayo ng mga makeup videos ko, madalas ko to ipinapakita kasi wala, ito yung gusto kong gamitin. Although, wala naman siyang ganong kabonggang-bonggang impact sa akin. But okay lang siya kasi ako, hindi ako talaga yung matapang mag-eyeshadow. Ayan o, nag-eyeshadow ako, but as in, simple lang yung gusto kong dating. So, eto, kung gusto nyo yung simple, mas maibibigay to ng Ever Milena na eyeshadow. And by the way guys, kung mapapansin nyo, medyo luma na yung mga Ever Milena makeup. Kasi marami na talagang bago ngayon na Ever Milena.
Kasi last year ko pa talaga ito kinumpleto or talagang binili ko kasi nga gusto kong magkaroon ng full face na makeup na Everbelline at the same time nagkaroon din ako ng review dito. So, ang tagal na noon kung ano, kung babalikan nyo yun, parang 1 year ago na yata yung pag-makeup ko at the same time nag-review ako. But this, pero yun kasi is first impression. Ito kasi is talagang na-observe ko siya sa tuwing ginagamit ko siya. Then next naman, itong powder foundation, yung EB Matte 2-Way Cake na Matte Fair Oriental. So, double purpose ito. Pwede mo siyang, pwedeng dry, then pwedeng wet yung mismong puff. Yan, gamit na siya at hindi ko siya nalalaban. And bihira lang din naman kasi kung mag-powder foundation, but okay to. Ayan o. Lightweight siya. Okay? The next naman ay sa mascara. Ito, yung EV Advanced na Lash Define Waterproof Mascara. Meron na siyang para sa top na lashes. And then, meron siyang para sa bottom lashes. And bihira ko ito nagamit. And then ngayon, yung start ko na siyang gamitin. I mean, itry or gamitin nga ulit. Dahil ang tagal na nga nito, nag-dry na siya. So, hindi ko na siya magagamit. Kaya, isa to sa mga i-dispose ko na na makeup. Kasi, hindi ko na siya magagamit. Pangdagdag lang siya sa space. Pero yun, nag-dry siya. Nakakainis. Kasi meron mas matagal pa dito mascara. Pero hanggang ngayon nagagamit ko. But ito, wala na. Tooth na. Then, sa liquid eyeliner, itong Everbelena na All Day Eyeliner Pen. Then, okay din naman to. Bihira akong mag-eyeliner kasi, yan, ngayon naka-eyeliner ako. Pero, hindi ako ganun kagaling talaga mag-eyeliner. Hirap na hirap ako mag-eyeliner. Then, ito naman, konti na lang, mauubos na yung tinta. Then, kailangan talaga medyo igaganon-ganon mo siya kasi parang bumabagsak yung tinta niya dito. So, next naman, sa contour or bronzer or blush on. So, ito muna ipapakita ko sa inyo yung EB Advanced na Blush Duo. Ang shade niya is Golden Goddess. And then, ayan. So, gusto ko yung dito niya, yung pinaka pang contour niya. Or, pwede rin siyang pang bronzer na lang din. Very light lang. But, itong itong blush on na to, hindi ko siya gusto. Gusto kasi parang hindi siya kumukulay or nagbibigay lang siya ng shimmer but yung kulay na kailangan, hindi niya na ibibigay yon. Then next naman ito, yung Everbelena Cheek Blush na ang shade is Racine. So ito, gusto ko to. Then madalas ito yung ginagamit ko. Then ayan din yung nakalagay sa aking cheeks ngayon. Then next, itong Everbelena Single Blush On na ang shade is brown. So, ito, hindi ko masabing blush on siya. Yan. Meron siyang shimmer. Ito, sa totoo lang, isa to sa ibibigay ko na pag-giveaway. So, kung hindi naman kayo sensitive, then, basta isasama ko to. Kasi may mga isasama akong pre-love makeup or skincare na hindi ko, iba hindi ko nagamit. Then, ito, as in, halos hindi ko maalala kung ilang beses ko lang siya nagamit. And, sobrang bago pa to. And sayang naman, then, sama ko siya sa aking pag-giveaway. Saman, itong aking lip and cheek stain na Everbelena na ang, ayan na, paubos na. So, ito yung talagang palagi kong ginagamit everyday, especially pagkapasok ako sa work. Ito, yung shade niya is Splash Red. And then, yung isa naman is yung EV Advanced na lip and cheek stain. Ang shade is Very Red. So, ito, dalawang beses ko pala nagagamit. Pero ito, sinisimot ko muna siya bago ko siya itapon. Then, next naman, meron din akong curl lash or curler, but hindi ko na siya ginagamit kasi sobrang hindi naman siya nakaka-curl ng pilik mata at nahihirapan lang ako. Okay, then next, ito namang EV Advanced Glow Out Highlighter na ang shade is Strobe. So, kung palagi kayo nanonood na aking makeup videos, palagi ito ang ginagamit kong highlighter. Dalawa lang naman actually yung highlighter ko, but ito talaga yung pinaka gusto ko or bet na bet kong highlighter. Then next, sa lipstick.
I think lahat naman na is naipakita ko sa inyo. Lipstick na tayo ngayon. Itong EV Matte. Na ang shade is Sexy Nude. So, yan. Ginagamit ko siya pang base. Para mas clear yung lips ko. Or para ma-cover niya yung medyo dark dito sa aking lips. Then, ito namang EV Advance. Na ang shade is Pink Mauve. Yan. So, itong dalawang pinag-combine ko. So, ang ganda, diba? Then, meron din akong lip and cheek roller na Ever Balena. Ang shade naman ito is Red to Go. So, ito pang fresh-freshan lang. So, ang nagustuhan ko dito, hindi siya ganun ka-red. So, if mamalengke lang ako, yung para lang magkaroon ng at least hindi siya yung pale na kulay. So, ayun yung mga makeup na meron ako sa Ever Balena. As in pang full face to. Dati bumili din ako ng facial wash nila. And by the way guys, meron pa pala itong EV Advance na makeup remover. And then, yan. So, mauubos na siya, but hindi ko siya masyadong bet kasi parang oil-based siya. So, doon na tayo sa aking top 5 favorite na Ever Balena makeup na makukonsider ko na magre-repurchase ako o talagang yung madalas kong ginagamit kasi bet na bet ko siya. Pang number 5 ko na favorite ay itong yan, powder foundation. EB Matte 2-Way Cake Matte Fair Oriental. Sobrang, hindi ako mahilig sa powder foundation but ito yung gusto ko dahil very lightweight na lang din. Hindi siya nagkikiki. Ayan yung gamit ko ngayon and sobrang okay lang. Alam mo yun. And then, hindi rin malagkit sa mukha. Basta gusto ko siya. Ano, hindi siya ganun ka-heavy sa pakiramdam. Then, pwede mo pa siyang gamitin ng basa yung sponge para mas maganda yung maging quality niya. Lalo na kung pang matagalang makeup. Or kung gusto mo yung medyo maging long-lasting. Basta yung itong sponge para mas kumapit yung makeup. Or yung powder. So, yung pang-apat naman ay yung eto. Highlighter. Every time na mag-makeup ako, ito talaga yung ginagamit ko and sobrang, basta, ayan. Simple lang. Alam mo yung hindi siya exage na highlighter. Sobrang okay lang siya. Isa to sa pwede kong bilhin ulit if ever na maubos. Pero, matagal pa itong mauubos, I think. Yung pang third naman ay yung eto. Yung eyebrow pencil. Na ang shade is natural. Yung magkikilay ako, papasok ako sa work, ito yung madalas kong ginagamit. Wala, ang dali lang niya. Pag ito yung gamit ko, parang ang dali lang niyang ilapat sa kilay. And then, pag i-blend mo, kumakalat na siya. So, ayan yun. Diba? Okay naman siya. Second favorite ko ay ito. Yung blush on. So, gusto ko yung shade niya, yung kulay niya na medyo orangey. Then, para lang, then konti lang naman din talaga ako mag-blush on. As you can see. And then, wala lang, parang fresh-fresh lang din yung dating. And then, syempre, yung pinaka-favorite ko or yung pang top 1 ko na favorite sa Ever Balena makeup ay ito. Ayan. Yung lip and cheek stain na ang shade is Splash Red. So, ito talaga yung, as in, ayan, mauubos na siya. At talagang bumili na ako ng reserva. Kasi, ano eh, alam mo yung kapit talaga siya sa balat mo. At the same time, kahit tagalan mo yung pag-blend, okay lang. May natry kasi kung lip tint or cheek tint na kailangan bilisan mo kasi nag-stay na siya sa iyong face. So, ito hindi. Kahit medyo lakad-lakad ka muna kung ayaw mo pa i-blend. So, yun, hindi okay siya. Then, fresh lang din talaga. Yung tipong kahit nawala na yung powder mo sa face, but ito still nandun pa rin. And ang ganda lang nung pamumula niya, yung para lang siyang nagbablush ka lang din talaga. So, that's it sa aking Ever Balena makeup. And then, ayan yung look na ginawa ko. So, sobrang simple lang. Mostly simple lang din naman talaga ako mag-makeup. And then, yun, shinare ko na rin sa inyo yung pinaka top 5 favorite ko na Ever Balena makeup. Na masasabi kong magre-repurchase ako. So, yung iba naman dito, bet ko rin naman siyang i-repurchase. Like this one.
medyo gusto ko siya isama sa top 5, pero bihira ko siya kasing gamitin as ito lang dahil hindi ako pwedeng magganyan lang na lipstick dahil para akong nagkasakit. Dahil maputla na nga ako, gusto ko lang to talaga pang base. Yung para lang clear yung lips mo. Yun, then lalagyan mo na another lipstick or kung ano man na, or lip gloss, ganun. So, ayun na nga guys. I hope na nagustuhan nyo to. And please click the like button and subscribe button. Follow nyo ako sa aking Instagram account. I'm _Tina09. Thank you and see you on my next video. Bye!